Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nag-premiere sa isang sold-out na show sa Broadway sa New York City ang musical na Here Lies Love. Tampok sa pagtatanghal ang isang all-Filipino cast. Nagpapatrol, Don Tagala. Sold out ang makasaysayang first preview night ng musical na Here Lies Love sa Broadway Theater sa New York City. Ito ang unang Broadway musical na may istoryang Pinoy kung saan tampok din ng isang all-Filipino cast. Ang pinakahihintay na disco musical na gawa ni David Byrne, ang frontman ng new wave band na Talking Heads, at electronic DJ at music producer ni si Fatboy Slim ay may 23 Filipino cast members. Bida sa Here Lies Love ang bigating Broadway stars tulad ni dating Disney princess na si Ariel Jacobs bilang former First Lady Imelda Marcos, si Jose Lana na naging hari sa King and I bilang Ferdinand Marcos Sr., si Conrad Ricamora ng How to Get Away with Murder na gumaganap bilang former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., at may limited performance si Tony winner Lea Salonga bilang Aurora Aquino mula July 11 hanggang August 13. Kasama rin sa Here Lies Love 11 Filipino non-cast members at 16 Pinoy producers kasama si Jose Antonio Vargas, Clint Ramos, Lea Salonga, Her at Jokoy. For the first time in Broadway history, the musical stars an all-Filipino cast telling a Filipino story, the People Power Revolution. I'm so thrilled to support this historic musical and join a historic number of Filipino producers, including Lea Salonga and Her. Sumesentro ang Here Lies Love sa buhay ng dating unang ginang at ang diktadurya ng kanyang kabiyak na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Istorya rin ito ni Ninoy Aquino at kung papaano nagbigay buhay ang kanyang pagpaslang noong 1983 sa EDSA People Power 1, 3 taon ang nakalipas. Oh, it was amazing! I'm so excited for the whole run. First preview. I think it's a good first start and we're going to have a great run. It's going to be fantastic. And this audience was fantastic tonight. Nag-enjoy naman ang mga manonood sa Broadway Theater na nagmistulang isang malaking disco nightclub ng 80s. Oh my God! The fact that you're in it, you're performing with the performers. I've never experienced Broadway like this. I can't wait for everyone else to see it too. Yeah, really immersive, really experiential. I thought it was really special. Dumating din ang fans ni David Byrne. Brilliant. And it's David Byrne, so obviously and it's brilliant. It was fun. Even though it was a serious subject, it was fun. Para kay McConnell, ang Here Lies Love ay isang history lesson habang nagsasayaw sa dance floor. I learned a lot. I want to go read the biography now. I really do. It's really inspired me to learn more about the country and the family and this complicated legacy. And you've heard that the sun is back in power in the Philippines. Yes, that's kind of shocking. That's actually quite shocking. Ang official opening night ng Here Lies Love ay nakatakda na sa July 20. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Good news para sa ating mga kapamilya sa Italy. Pagkatapos ng 5 taon, magbabalik ang ASAP natin to sa Milan. Kaya naman ngayon palang excited na para sa show ang ilan nating kababayan doon. Mula Italy, nagpapatrol, Marcel Borgogno. Sa espesyal na selebrasyon ng 125th anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, inihayag ng Philippine Consulate ng Milano ang exciting news. Muling magpapasaya ang ASAP natin to stars sa September 10 sa Mendolanum Forum Milano. Huling bumisita ang ASAP stars sa Roma noong 2018 bago ang pandemya. Kaya naman, super excited na ang mga Pinoy sa Milano na makitang muli ang paborito nilang artista. ASAP Milano, here we go! Sino pong gusto niya pumunta? Si Leonid Ferrazes! Fiona Pascual! Yon ang mga paborito ko! Siya sa Patilla! Yay! Yay! Manonood kami! Manonood kami! Pero bago ang inaabang ang ASAP show, hindi naman nakaligtaan ng mga Pinoy sa Italia na gunitain ang makasaysayang araw ng kasarinlan ng bansa. Nakaisang Filipino community groups at ethnic groups sa makulay na parada. Ibinida rin ng nagagandahang Pinay ang elegante at tradisyonal na kasuotan. I
I participated because of my parents, because of the culture, and Filipino pride. I wanted to represent. Ipinimalas din ang katutubong sayaw tulad ng singlog, maging ang modern dance. Salo-salo rin sa okasyon ng lahat, anumang edad o relihiyon. Ayon sa konsulato, ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Milano ay pagbibigay importansya sa overseas Philippine workers na itinuturing ng mga bagong bayani. Tayo po ay nandirito upang magbigay tugay din sa ating mga bagong bayani. Kayo at ang mahigit 11,000,000 Pilipino dito sa Italia at iba pang panig ng mundo na nagsasakripisyo para mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Malayo man sa Pilipinas, hindi nawawala ang pagmamahal ng OFW sa bansa, kultura at kasaysayan nito. Maricel Borgoño, ABS-CBN News, Torino, Italy. Mainit na pinag-uusapan sa Amerika ang issue ng debt ceiling. Pero sa kabila nito, marami po ang hindi alam sa panganib na dala nito. Alamin sa pagpapatrol ni Henny Espinosa. Bagamat ligtas na sa ngayon ang Amerika sa pinangangabahang default dala ng mainit na issue ng debt ceiling, marami pa rin mga ordinaryong tao ang hindi labis nakakaintindi nito at ang panganib na dinala nito sa bansa. Para kay Rod Mercado, president ng Financial Rescue LLC, importanteng pamilyar ang mga tao sa usaping debt ceiling. Ang tinatawag po natin US debt ceiling ay yung limit na sinet ng Congress dun sa amount ng money na pwedeng hirmin ng gobyerno. Ito po ay nag-represent ng maximum level ng debt that the US government can accumulate. Alam naman natin na ang national debts has soared, tumaas na po ng gusto, and that the Treasury Department has spent the maximum amount authorized under the ceiling. Kaya nangangailangan na ang Congress ay suspend or erase yung limit ng borrowing. Otherwise, we will suffer dire consequences, katulad po ng default. Sa mga hindi nakakaintindi sa epekto ng pag-default ng gobyerno sa utang, ito daw ang hindi pagbayad ng gobyerno ng interest ng mga bondholders, kasama na dito ang hindi pagbayad sa iba't ibang kritikal na gastusin. Tulad ng hindi pagpapasweldo sa federal government employees or ang pagbawas nito. Ang Social Security at Medicare ay maaari ding hindi mabayaran. Maaari ding magkaroon ng biglang recession sa ekonomiya ng US na makakaapekto sa pagtaas ng mga bilihin o pagkawala ng trabaho. Mabuti at hindi na nga nangyari ang mga ito dahil yung deal reached by President Biden and Speaker Kevin McCarthy will suspend the nation's debt limit until January 2025. Ito ang ilan sa mga importanteng bahagi ng bill. Pagbawas o paglagay ng cap sa non-defense spending, gaya ng federal funding para sa education, transportation, income security, veterans healthcare, at homeland security. Magpoprotect po ito ng mga veterans medical care, which is really good news. The bill will maintain full funding for veterans healthcare, sabi nga nila. Ang bill pong ito, I will call for temporary broadening of work requirements for certain adult receiving food stamps with some exemptions, kasama po doon yung mga homeless at mga veterans. Restart student loan repayments. Nako, ito medyo bad news sa mga estudyante natin. Under the bill, federal student loan payments will restart after August 30, ending the payment hiatus that began during COVID pandemic. Para kay Mercado, ang inaprubahang bill ay makakatugon sa long-term fiscal challenges ng bansa. My personal takeaway is that the approved bill offers an opportunity to address long-term fiscal challenges and find suitable solutions for reducing the national debt burden. The deal will also introduce measures to control government spending and promote fiscal responsibility. This could have a positive impact on future generations by ensuring a healthier financial outlook for the country. Sa huli, importante daw na maging laging handa sa usaping pinansyal. As individuals, it's always a good practice na we stay informed. You know, we should always create a budget. Magbibuild din ho tayo ng mga emergency fund. I-try natin i-reduce yung mga utang natin.
dahil ito po ay makakatulong na magkaroon tayo ng healthy credit score. Dahil pag mamanage ang ating debt responsibly, you can improve your financial resilience and reduce the impact of economic uncertainties. Mag-diversify din po tayo pagdating sa mga investments natin. We have to stay flexible and adaptive. Be prepared to adjust your financial plans and goals based on changing circumstances po ninyo. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Umaani ng suporta ang same-sex marriage sa Hong Kong at ilang Pinoy ang nagpapabasbas pa sa seremonya ng same-sex union sa natural lugar. At umaasang magiging legal na rin ito sa Pilipinas. Nagpapatrol Jefferson Mendoza. 16 na taon nang magkasama sina Crisanta Selga at ID Flor Largo. Nagkakilala sila sa Singapore at kapwa nagtatrabaho ngayon sa Hong Kong. Kaya nang nalaman nilang nagkakaroon ng same-sex union sa Hong Kong, nagpropose na si ID Flor kay Crisanta. Simple ang kasal, kapiling ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Holy union na walang legal weight ang isinagawa dahil hindi legal ang same-sex marriage sa Hong Kong. Pero umaasa ang dalawa na balang araw magkakaroon ng parehong benepisyo ang mga ikinasal sa pamamagitan ng same-sex marriage at mga heterosexual couple. Hinihiling din nilang sana'y mangyari rin ito sa Pilipinas. Acceptance and equality, yung rights ng normal, tinatawag lang opposite gender relationship or couple, sana magkaroon ng same protection and acceptance and benefits na para sa mga LGBT members. Hindi naman po yun hadlang kung anong sex ang mayroon ka. Same sex is kahit na legal o hindi, basta mahal mo yung tao, pagkakasalan. Tatanggapin po ng lipunan sana. Si Pastor Joe Fernandez na isang lesbian ang nag-officiate ng same-sex union. Sa loob ng 3 taon, 21 same-sex unions na ang kanyang isinagawa. Nagbibigay siya ng certificate. May basbas po yung pamilya nila na para po sa kanila yung same-sex wedding, lalong-lalo na po yung certificate, yung holy certificate po na tinutukoy. Yun po yung probe na pagsasama nila is proof of togetherness po. Meron din naman po akong na-officiated na ginamit po nila yung holy union certificate na para mabilis po yung process nila sa ibang bansa like Canada. Nakasaad sa batas ng Hong Kong na ang pag-aasawa ay sa pagitan ng lalaki at babae lang. Tutol din ang simbahan katoliko sa Hong Kong sa same-sex marriage. Pero sa report mula sa University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong at University of North Carolina School of Law, 60% na ng populasyon sa Hong Kong ang sang-ayon sa same-sex marriage. Mas mataas ito kumpara sa halos 40% lang noong 2017. Sa Nobyembre 2023, pinaghahandaan ng Hong Kong ang kauna-unahang gay game sa Asia, isang pagkakataon para maipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa komunidad ng LGBTQ+. Para sa TFC News, Jefferson Mendoza, ABS-CBN News, Hong Kong! Nagsagawa ng kanilang sariling pista sa Truro ang may 200 Pilipinong nakatira sa nasabing bayan sa Central Nova Scotia. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Filipino Heritage Month sa Canada. Nagpapatrol, Rowena Papasin.
Naghalinhinan ang dalawang batang Pilipino sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa harap ng Truro City Hall sa tulong ni Mayor Bill Mills bilang panimula ng Filipino Heritage Month sa nasabing bayan sa Nova Scotia. Patuloy na lilipad doon ng watawat hanggang sa pagtatapos ng Hunyo. Buong pagmamalaki ring iwinagayway ng mga kababayan ang bandera ng Pilipinas sa pagbubukas ng ikatlong pista sa Truro noong bisperas ng Araw ng Kalayaan na dinaluhan ng may 300 Pilipino. At habang sa maraming selebrasyon ay naging tampok ang mga cultural show, mas pinili naman ng mga Pilipino sa Truro na magsaya sa pamamagitan ng mga tradisyonal na larong Pinoy. Parang maramdaman ng mga tao, ang goal ay maramdaman ng tao na parang nasa Pilipinas sila, introducing to them or reintroducing to them traditional Filipino games like parentero, may kadang-kadang, volleyball, yung mga bata naman na mga nandito na pinanganak, ina-introduce namin yung mga traditional games na yon. Gusto namin ibalik yung, dalhin ang Pilipinas dito sa Canada. Kaya naisip namin, turuan namin ng mga laro, katutubong laro nating mga Pilipino, yung mga bata na hindi nila nasubukan maglaro nga ng patintero, ng tumbang preso. At laking tuwa nga ng mga bata sa paglalaro nila ng tumbang preso. Nagsagawa rin sila ng upong prinsesa kung saan bit-bit ng mga magulang sa kanilang braso ang kanilang anak habang nakikipag-unahan sa ibang team. Nasubukan din ang bilis at lambot ng katawan ng mga kabataan sa mga larong touch the ball at limbo rock. Pero hindi lang ang mga bata ang nag-enjoy sa mga laro. Nagkasubukan din ang mga nakatatanda sa kanila sa mga larong gaya ng volleyball, sack race at pagkakarera habang nasa stilt o wooden planks sa larong kadang-kadang. At para sa kanilang main event, nagkaroon ng kanya-kanyang tug-of-war ang mga babae at lalaki kung saan nagpalakasan sa paghila ng lubid ang kani-kanilang team. Very competitive ang community namin dito. Talagang tulad nga ng sabi ni Chris, kala mo house and lot ang price kung talagang pagalingan, palakasan lang ang ano eh. Ayon kay Garcia, na may 13 taong nang nakatira sa Truro, sa ganitong mga minsanang pagtitipon lang sila nagkakaroon ng pagkakataong magkaugnayan muli upang matiyak din sa isa't isa na meron silang masasandalan kung kinakailangan. Importante yan, ma-establish mo yung connection mo dahil yung mga iba't-ibang mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin dito. So at least alam nila kung saan sila lalapit, saan sila tatakbo, kung kailangan ng tulong. Dahil at the end of the day, tayo rin na magtutulungan dito. Umaasa naman si De Guzman na sa mga ganitong pagtitipon nila maipapasa sa mga kabataan ang mga nakagis ng ugaling Pilipino ng kanilang mga magulang. Ang pangarap namin, yung mga Pilipino, kahit na dito na sila lumaki, manatili sa kanila yung pusong Pilipino. Yung magigiting, matulungin, bayanihan. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Nakisaya sa kapamilya kalayaan caravan sa Bahrain ang The Iron Heart star na si Sofia Andres. Naghandog din ang makulay na cultural fashion show para sa Pinoy community roon. Nagpapatrol Leslie Garduque. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang cultural fashion show ang hinandog ng Filipino community sa Bahrain. Bahagi pa rin ito ng selebrasyon ng 125th anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Tampok sa fashion show ang iba-ibang estilo at disenyo ng Filipiniana at Terno. And today, we are here at the Cultural Hall for the event called Rampa Filipinas, organized by the Filipino Club Bahrain, which will also feature the participation of Filipino artist Sofia Andres, who is the Filipino Club's partnership with TFC ABS-CBN. So I hope that this activity will commemorate truly the meaning of Philippine independence and inspire the members of the Filipino here in Bahrain. Anong meron sa Rampa Filipinas? We're doing a fashion show featuring our Philippine dresses from the old times until the contemporary, and also we are also highlighting our Arabic dresses that will be worn by our Filipina living in the Kingdom of Bahrain. Namangha at natuwa naman ang mga dumalo sa programa. I'm having a really great time. It's a really excellent cultural experience. Really happy to be here. Regalo rin sa Pinoy Abroad ang guesting ng Iron Heart star na si Sofia Andres, na bahagi ng Kapamilya Kalayaan Caravan sa Gitnang Silangan.
Po sa mga kababayan natin dito sa Bahrain, sa Maine po na pagtanggap. Maraming maraming salamat din po sa pagsuporta sa The Iron Heart. Patuloy po natin suportahan. At masaya po ako na masaya po ang ating mga kababayan here. At sana po makabalik ako. Through the help of the Filipino Channel, has been able to feel na nas Pilipinas pa rin sila through this teleserye, which is The Iron Heart. And we're all very happy to see Ms. Sophia Andres. Feel na feel ng overseas Pinoy sa Bahrain ang saya ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Di lang sa pagbisita ng kapamilya star at dahil din sa dami ng sorpresa sa makasaysayang araw. Para sa TFC News, Leslie Garduque, ABS-CBN News, Manama, Bahrain. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumututol ang mga Pinoy hotel housekeeping workers sa Las Vegas, Nevada sa bagong batas na nagtatanggal sa room cleaning requirements sa mga hotel sa Nevada. Posible mo na ito maka-epekto sa kanilang hanap buhay. Nagpa-patrol, Bev Llorente. Dalawang dekada nang nagtatrabaho bilang housekeeper dito sa Las Vegas Strip si Elena Newman. Proud si Elena sa kanyang trabaho dahil bukod sa magandang sweldo, ayos din ang benepisyo. Siyempre, ibibase nila sa seniority kung sino yung mga makapag-work. Yung hourly, yes. We have the much better hourly rate. Kaya kung halimbawa, punta ka sa ibang state, konti lang. Pero dito, maganda dahil hindi na ibabawas yung health insurance mo. Pero isa si Elena sa libu-libong nasa hotel housekeeping industry na dismayado sa bagong mandatong ipinatupad ng Nevada. For now, mga maraming mga Pilipino na new hire, so ang seniority nila nasa likod, so there's no way na makakuha sila ng oras. Ang Senate Bill 441 na nilagdaan na ni Republican Governor Joe Lombardo ay nagtatanggal sa room cleaning requirements sa mga hotel sa Nevada. Dapat araw-araw linis kasi kung hindi mo yon lilinisin yung room every day, nagbibuild siya ng soap scum, hard water, and then mahirap linisin kasi nagkakreate na siya ng mga mildew and then calcium buildup. And then siyempre Las Vegas, hard water, Las Vegas, maraming alikabok. So it need to maintain the room clean. Maging ang culinary union workers sa Local 226 ay hindi sang-ayon sa hindi paglilinis ng mga kwarto araw-araw. Anila, posible itong pag-ugatan ng pagkatanggal ng maraming trabahador. Bagay na ikinabahala ni Elena, lalo't may sinusuportahan pang pamilya sa Pilipinas. Ang pagbabago ay natatakot kami dahil pag itong daily room cleaning na ipinasa nila na SB 441, ay there will be a massive layoff. Dahil kung check out lang ang lilinisin, di ba? Kung check lang ang lilinisin, dami lilinisin ang occupied, maraming workers mawawalan ng trabaho. And not only that, kulang hours namin, mawawalan kami ng health insurance, which is very expensive. So, $400-$500 a month of health insurance, there's no way we can afford health insurance. Let's say you have to work like 4 days a week para lang makop mo yung health insurance. But then if you are working 2-3 days, there's no way you can make. Sa kabila nito, ilang mga 5-star resort sa Las Vegas Strip ay nangakong itutuloy pa rin ang pagpapalinis ng mga kwarto sa kanilang mga pasilidad. Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas. Nagdaos ng isang uri ng pagtitipon ang mga taga-Cordillera sa Cambodia. Layo nitong panatilihing buhay ang kanilang natatanging kultura. Nagpapatrol, Rhea Soconais. Summer break ng mga paaralan sa Cambodia, kaya sinamantala ng mga taga-Cordillera magdaos ng amamo na ang ibig sabihin ay pagtitipon-tipon.
We are used to have this back sa Cordillera, which is every year, annually, meron kaming gathering doon, every provinces. So, parang ano siya, version ng Cambodia. Tampok ang mga pagkaing Pinoy kagaya ng halo-halo, kwek-kwek, siomay, banana queue, at turon. Siyempre, hindi nawawala ang pangunahing handa ng mga taga-Cordillera, ang pinikpikan. Ibinida rin sa okasyon ang mga kasuutan ng mga taga-Cordillera. Isa rin sa highlights ang kanilang community dance. Mayroon ding pagkilala sa mga Pilipino na malaki ang ambag sa grupo. Ikinatuwa ni Ambassador Maria Amelita Aquino ang idinaos na pagtitipon. Indeed, the longer my stay here in Cambodia, the more I discover so many talents that the Filipinos possess. May magagaling kumanta, may nagpipainting, may nagsasayaw sa sports, sa mga technical at iba pang kaalaman. I could not help sinasabi ko sa sarili, ang galing talaga ng Pinoy. Ikinagagalak din ni Aquino ang aktibong suporta ng mga taga-Cordillera sa mga aktibidad ng imbahada. Para sa TFC News, Rhea Soconais, ABS-CBN News, Cambodia. Nagwagi ang mga atletang Pinoy sa Special Olympics World Games 2023 na ginanap sa Berlin, Germany. Nag-uwi sila ng apat na ginto, isang silver at isang bronze mula sa iba-ibang kompetisyon. Nagpapatrol, Jessica Domingo Gross. Nakagold ang mga pambata sa swimming ng Pilipinas sa Special Olympics World Games 2023 sa Berlin, Germany. Wagi sina Noel Selwyn Catera sa 50 meters backstroke at butterfly at Princess Feliz Garcia para sa 50 meters swimming backstroke at naka-bronze siya sa 50 meters swimming freestyle. Masaya po ako dahil nakasali ako sa World Games dahil first time kong nakalabas ng ibang bansa at mag-compete sa ibang bansa. Thank you to those who supported me, especially my mom, dad, cousins, teammates and coaches and Special Olympics athletes. Ang 27 taong gulang na si Camille Therese Stinson naka-silver medal sa ball sport na botche. I'm so proud to be the silver medal for the first time ever. For my country, for Filipinas, I'm there. Thank you for supporting me. I won the silver medal. So thank you so much. Sorpresa rin ang pagkapanalo ng 48-year-old na si Flor Delisa Baento, ang pinakamatanda sa delegasyon. Tila mga kanyang inang naiiyak sa tagumpay ng anak, pati na rin ang kapwa niya atleta. Masaya po ako at proud po ako na mauwi ko po yung gold medalist sa Pilipinas. Sana po pare-pareho lang po yung pagtingin na sa amin. Kaya PID kami o PWD, kailangan patay-patay ang tingin ng mga tao sa amin. Pakiusap pa ng ina ni Flor Delisa. Sana yung mga ganitong katulad nila na PID, sana wag nila masyadong maliit ang pagtingin sa kanila. Kasi tao rin sila, may pakiramdam. Si Lisa po, nung masama sa Special Olympics Pilipinas, napakalaki po ang kanyang ipinagbago. I'm very proud for Lisa's achievement for the gold medal. I'm very happy for her and your best and fight. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang matinding cheer ng Pinoy fans. Full support for them kasi the first day pala nakita namin, always the number one talaga yung swimming team and we focus there talaga, supporting them. And we realized that there was only 3 of us. So talagang minabuti namin at least somebody's there cheering for them. Naka-4 na ginto na ang Pilipinas, isang silver at isang bronze. May 3 fourth placer, isang 8th placer. Kasama si Grace Sheila Pickert, para sa TFC News, Jessica Domingo Gross, Berlin, Germany. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya!
Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Daang-daang mga Pinoy ang nakisaya sa kauna-unahang Filipino Fiesta na ginanap sa Red Deer, Alberta bilang bahagi naman ng Filipino Heritage Month sa Canada. Nagpapatrol, Jess De Leon. Ang tunog ng nag-uumpugang kawayan sa tinikling, ang takatak ng mga sumasayaw na maglalatik, mga naggagandahang barong at saya, makukulay na kasuotan, mga abalang negosyante at mga food truck ay nagbigay sigla sa idinaos na fiesta sa Red Deer. Pinuri na alkalde na si Ken Johnston ang tagumpay ng unang fiesta. Aniya, mahalaga ang kontribusyon ng mga Filipino-Canadian sa lungsod. Mabuhay! And it is so fantastic to see the Filipino community out this morning. They're such a big part of Red Deer. They're a part of all the things that we do here and they just add so much to the city. So it's just a privilege to be here this morning. Nag-uumapaw naman sa saya ang negosyante at chairman ng United Filipino Entrepreneurs o UFEA na si Alexis Tolentino. Malaki ang pasasalamat niya sa naging mainit na pagtanggap ng mga kapwa Pinoy sa unang Filipino fiesta sa Red Deer. This is the very first Red Deer Philippine Fiesta. I always say it's atin ito. So this is all showcase po ng mga vendors basically dito sa Red Deer and nearby cities. We are expecting as of yesterday 3,861. That's how much support po na nakuha namin sa mga Filipinos po, sa mga kababayan, which we want to thank everyone po for the support. Kakaiba sa lahat ang costume ng batang si Jodri Saure, kaya naman ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang. Itinampok din sa pagtitipon ang iba't ibang negosyo ng mga Pinoy na ikinutuwa ng mga pumunta sa fiesta. Being able to talk to a lot of Filipinos and mingle with them and you don't get the chance to do everyday. Filipino pot po, kasi nakakamiss pa rin po ang Filipino pot. Palagi po natin hinahanap, true Filipino in heart. Isa sa matagal na taga-suporta ng mga katutubong sayaw, si Matthew Cameron, na ang asawa ay isang Pinay. Membro siya ng Philippine-Canadian Association of Red Deer o PCARD. Besides taking a lot of time and effort to, for them to get into practice and fitting it in between school and their other extracurricular activities, we really have to put our time aside and make sure that they get out and dance and learn and fix any of the little mistakes that they make so that when it comes to presentation time, it looks phenomenal like it did today. Dahil sa tagumpay ng unang Filipino fiesta, itinakda na ang susunod na fiesta sa 23 ng Hunyo 2024 sa mas malaking venue, ang Red Deer Polytechnic Arena. Para sa TFC News, Jess De Leon, ABS-CBN News, Red Deer, Alberta. Inilunsad po ang unang libro na naglalahad ng kasaysayan ng pagdating na sa Canada ng mga Pilipino. Sinabay po ang paglalabas ng librong Indomitable Canadian Filipino sa paggunita ng Filipino Migrant Workers Day. Nagpapatrol, Rowena Papasit. Mahigit 7 dekada pa lang ang nakalilipas mula nang magsimulang dumating ang mga Pilipino sa Canada. Bagamat taong 1861 pa nang maitala ang pagdating sa Bowen Island, BC ni Benson Flores, ang unang Pilipinong migrante sa Canada, nagsimula lang ang maramihang pagdating ng mga Pilipino rito noong 1950s. Ngayon, meron ng isang libro na binuo at inedit ni Eleanor Lakian na pinamagatang Indomitable Canadian Filipinos na nagbibigay tanaw sa buhay at karanasan ng mga Pilipino sa Canada mula sa nasabing dekada hanggang 2022. Hindi nakadalo si Lakian, siyang Vice President ng Maple Bamboo Network Society, sa paglulunsad ng kanyang libro, ngunit ibinili niya ang kanyang mensahe sa abogadong si Melissa Briones. She said it's not the end, it's only the beginning of the tapestry of what we're trying to accomplish here in Canada, and we have to be proud of where we have come, and we have come so far, but there's more that we still can do. Ang pondo para sa paglalathala ng libro ay nakuha ni University of British Columbia Professor Leonora Angeles mula sa Social Science and Humanities Research Council of Canada. Malaki ang pag-asa ni Angeles na magbibigay inspirasyon ang aklat sa mga bagong henerasyon ng mga Pilipino. This tells our story, our trials and tribulations, the achievements that we have done, and I think as suggested by the title, the
the strength and the resilience that we're bringing in as we encounter, you know, struggles in our journey in this country of resettlement. Inabot ng 2 taon sila Kian at staff ng Canadian-Filipino.net para pumili ng mga essay mula sa CFNet website na magbibigay ng pinakamagandang larawan ng contemporary history na ito. Ayon sa Filipino-Canadian author na si Eleanor Guerrero Campbell na 1978 pa dumating sa Canada, malaki na ang ipinagbago ng mga Pilipino sa paglipas ng mga taon. Kung dati anya ay mahiyain ang mga ito, ngayon ay buo na ang kanilang loob at malakas na ang kumpiyansa nila sa sarili. Ngayon, kita mo sa confidence ng mga, especially our young people and our artists and our cultural leaders, you know. Ano sila, they're proud of where they've come from, and they assert, you know, their presence. Sumabay ang paglulunsad ng libro sa pagdiriwang ng Filipino Migrant Workers Day. Ikinatuwa ni Vancouver Consul General Arlene Magno na ipinagmamalaki sa libro ang mataas na kalibre ng mga Pilipinong narito sa Canada. It is really good to be able to showcase na, you know, hindi lang tayo household workers, or, you know, and there's nothing wrong with that, to be working in the homes, to be working in the trades. But we also want to show that, you know, we are also, there's a higher profile of Filipinos out there. Isa si Briones sa mga sumulat ng article para sa libro. Masaya si Briones na naging matagumpay ang maraming mga Pilipino sa bansa, pero binigyang diin niya, hindi pa tapos ang kwento ng mga Pilipino rito. We're not yet there, but the future looks rosier because we stand on the shoulder of these giants who have parang made the path clearer for us. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Sumabak ang 2 pambato ng Pilipinas sa magkahiwalay ng Miss Teen Pageant na idinaos sa Cambodia. Bagamat hindi nasungkit ang corona, nakuha naman nila ang special award na Best in Evening Gown. Nagpapatrol, Rhea Soconais. Sumabak ang taga Marinduque na si Francesca Micaela Bato sa kauna-unahang Miss Teen Grand International sa Cambodia noong June 18. Sa production number pa lang, todo bigay na ang performance ni Francesca, lalo na sa national costume. Pero dinaig ni Francesca ang ibang kandidata nang makuha niya ang Best in Evening Gown Award. Pasok si Francesca sa top 10 hanggang sa top 5. Pero sa huli, kinoronahang Miss Teen Grand International si Miss Vietnam Nguyen Trang Nguyet Minh. First runner-up ang Cambodia at second runner-up ang India. Kahit bigong mauwi ang corona, malaki pa rin ang pinagpapasalamat ni Francesca. Sobrang grateful po ako na among all those 25 candidates, I am part of the top 5. For now, I will focus on my advocacy. I want to be an advocate of quality education too and the tourism of our community or of our country. Nito namang June 22, ang Ilonggang si Angel Jed Latore naman ang nakipagtagisan ng ganda sa 25th Miss Teen International. Nagpakitang gila si Angel laban sa mahigit 20 kandidata sa swimwear competition. Napahanga niya ang mga hurado sa kanyang evening gown, kaya't nakuha rin niya ang Best in Evening Gown Award. Pasok si Angel sa top 15. Hanggang sa top 8, hindi na siya nakapasok sa top 5. Pero nasungkit niya ang isa sa major awards bilang Miss Teen Asia. I am so happy to have made it to that top 8 because being in the top 8 is already an honor because all my sacrifices, all my challenges, it culminated into this and I couldn't be more happy. Venezuela ang itinanghal na Miss Teen International 2023. Habang first runner-up ang India at second runner-up ang Cambodia.
Ikinagalak naman ng host ng gabi na si Lance Raimondo ang init ng pagtanggap ng mga Cambodian. Ayon sa pamunuan ng Miss Teen International, di pa tiyak ang susunod na venue ng pageant, pero posible pa rin sa Pilipinas ito idaos. 26, I'm hoping that it might go to the Philippines because the national director has been very keen on hosting it in the Philippines or maybe India. I'm hoping that we go to the Philippines for the first time for Miss Teen International. Ayon sa Miss Teen International Philippines Organization, sisikapin itong matuloy sa Pilipinas ang pageant sa susunod na taon. Para sa TFC News, Reyes Soconais, ABS-CBN News, Cambodia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dinumog na may libu-libong fans ang concert ng OPM band na Eraserhead sa Ontario. Bahagi ito ng kanilang huling El Bimbo North American. Nagpapatrol, Christine Santos. Napuno ang First Ontario Centre Arena sa Hamilton ng libo-libong fans ng Eraserhead sa Ontario para live na mapanood ang sikat na banda matapos ang kanilang matagumpay na reunion concert sa Pilipinas. Matagal na hinintay ng fans na makarating sa Ontario ang huling El Bimbo concert at masaya silang maging bahagi ng kasaysayan. We're part of the history! Let's go! Nag-sponsor talaga ako because why not? 11,000 people has watched Eraserhead. So amazing. And alam ko, baka hindi na maulit, pero oh my God. Talagang hindi ako magsalita ngayon kasi sobrang excited pa rin ako. Really amazing. Great experience. And it brings back the memories from college days. It was great. They were great. Like, hands up. Lubos na ikinasaya ng mga manonood ang pag-perform ng banda ng kanilang mga sikat na kanta. Sulit din ang pagpunta ng fans na malayo pa ang pinanggalingan. Came here to watch Eraserhead! Woo! Love Eraserhead! Aba Ihead! Aba Ihead! Woo! Tatlong bus po yung na-organize namin. Bali, 46 po each bus. The best concert ever! Yes! Love you, Abby! The show is a blast, and this is the best concert I've ever had. Yeah. I've ever been to. I've heard of them before, but I've never seen them live. This is the first for me. I love them. Nagpasalamat naman ang lead singer na si Ellie Buendia sa walang sawang suporta ng mga tagahanga nila mula pa noon. Grabe talaga, E-Heads is E-Heads. Walang nagbago, mas gumaling, super solid. Kahit hindi ko sila generation, appreciate ko pa rin. Maganda yung concert. The tour has been great so far. This is the biggest crowd yet that we've played to on this tour. So yeah, very excited. I thank my supporters over the years and looking forward to more. Mahigit 11,000 ang pumunta sa Eraserhead's concert na nagpapatunay na wala pa rin kupas ang bandang ito. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto. Matapos ang chikahan at bonding ng bigating artist na magpo-perform sa 1MX London, puspusan na ang paghahanda sa iconic venue para sa pinakamalaking music festival ng ABS-CBN Global sa Europa. Nagpapatrol Europe and Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Hi, Johnny! Hey, guys, what's up? Bago ang pangmalakasang performance sa Hulyo, nagka-bonding sa isang interview ang ilan sa 1MX London artists na sina Moira De La Torre, Janine Berdin, Maymay Entrata, at Johnny Orlando na ipinalaba sa Mix Channel. Kita ring mas naging komportable sila sa isa't isa. Kasama nilang hahataw sa 1MX ang iba pang dekalibring performers gaya ng bandang Ben and Ben,
Malaysian artist Yuna, Tiny Umbrellas, at DJ Clara Rosa. Dagdag rin sa excitement ang bagong venue ng concert. Dito sa Silverworks Island na dating kilalang Dockyards, London, walang tigil ang trabaho at todo-todo ang paghahanda para sa tinag-uriang musical experience like no other na hatid ng ABS-CBN Global. Bonus din dahil bukod sa all-out performance na mula tanghali hanggang gabi, tiyak na feel ang London vibe sa iconic location, ang Dockyards. Kaya ngayon pa lang, excited ang mga Pinoy sa UK at markado na ang kanilang kalendaryo. We are inviting you to watch 1MX featuring Moira, Ben, and a lot more. See you at 1MX London on July 8 at Dockyards. Ngayong July 8 na ang pagsasama-sama ng mga Pinoy at international artists sa 1MX London, kung saan bibida muli ang galing ng Pinoy sa world stage. Para sa ABS-CBN News, Rose Eclarinal, London. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TMC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TMC News. Marami pong salamat, kapamilya!